Ông ở khi in Canada Travel List. Hello mga kababayan! Welcome to Wawita's Corner. Ako po ulit si Wawi ng Winnipeg, Canada. Winter po ulit ngayon dito sa amin. Kung nakita nyo yung yung video ko nung nakaraan, nagtanggal ako ng snow ng sasakyan namin. Nung papunta kami sa pag-grocery sa $1,000 or 1,000 pesos challenge para sa grocery. Kung di nyo pa po napapanood, andito po yung link at ilalagay ko rin po siya sa description below. So, ayan po. Dahil nga po, winter ngayon dito sa amin, sobrang lamig at wala kaming ibang magawa kung hindi magstay sa bahay at manood ng TV, kumain at matulog, kaya nakaka-boring. At kung lalabas ka naman, ang tanging mo lang pwedeng gawin ay magpala ng snow para maawis yung lalakaran ng mga kliyente ko na dumadating everyday. At mag-grocery or bumili ng mga essential things, yung mga bagay na kailangan natin para mabuhay. At hindi ka rin pwedeng gumala, sarado ang mall at wala kang ibang mapuntahan. So, sobrang boring. Ganyan dito lagi kapag winter. So, kapag winter, kami dito na family ko ay nagpaplano ng gala or travel para makaiwas kahit papaano sa winter. So, last year, nagpunta kami sa Pilipinas. Pero ngayon, dahil COVID, walang travel. Sorry, yon. So, ang ginawa ko na lang, dahil sobrang bored na ako, buryong na ako sa bahay, ay naglista na lang ako or gumawa ako ng bucket list ko ng mga lugar na gusto kong puntahan dito muna sa Canada. So, ito naman ay plano lamang, hindi naman kailangan ituloy or hindi required ituloy. Katulad nga ng mga Pilipino, tayo mga Pilipino, talo lang yung mga kaibigan ko yan na drawing lang ng drawing, okay lang naman eh, pwede namang hindi ko layan, di ba? Yun nga. So yun, shout out sa inyo mga friends ko ng mga drawing. And ayan, so bakit ko ba at yung gusto kong puntahan, ipapakita ko po sa inyo kung bakit ito ang mga lugar na nasa bucket list ko. So, eto na po ang aking bucket list at kauna-unahan sa aking listahan ay ang Niagara Falls. Malamang familiar na kayo sa Niagara Falls kasi lagi siyang napi-feature sa or laging pinapakita ng mga tao. Sa Canada, kapag narinig ang Canada, hindi nawawala ang Niagara Falls. Hindi ko pa siya napupuntahan, kaya nasa bucket list ko pa rin siya. Gusto ko siyang puntahan kasi parang sobrang ganda niya, sobrang majestic nung lugar. Yung falls itself, ang ganda. So, ang ganda-ganda pag nakikita ko yung mga picture. And gusto ko siyang puntahan. Since nasa Ontario na ako, ang isa kong pupuntahan ay ang city or ang capital city ng Ontario, which is Toronto. So, Toronto is isa sa famous city ng Canada. So, gusto ko siyang makita. Doon din makatatagpuan mo doon yung isa sa mga tallest tower of the world. Tapos, dadaw ang Toronto. Kaya, gusto ko siyang mapuntahan at syempre, makapag-vlog doon. Dawa. Ang number 3 ko na sa listahan ay ang Old Quebec, which is isang neighborhood or isang lugar sa Quebec City. Historic place. So, maraming mga lugar na ilang 100 years na yung mga establishment doon, yung mga structure doon. And magandang, magical na lugar siya kung pupuntahan mo any season. So, kahit winter at kahit summer ka pumunta, maganda daw ang Old Quebec. Number 4. Since nasa Quebec na tayo, syempre, pupuntahan na natin ang Montreal City. Isa siya sa famous city ng Canada. So, at
maganda rin siya. So, gusto ko rin siyang puntahan, diba? Montreal. Pag narinig mo Montreal, wow, bongga. Kaya kasama siya sa listahan ko. Number 5 na tayo is Vancouver. So, ang Vancouver ay nasa British Columbia. Isa siya sa malalaking siya ang pinakamalaking city ng British Columbia. At ang Vancouver, makikita may view ng mountain at saka ng ocean. So, 'di ba ang ganda? Tapos busy city siya. So for sure magagandang mga structure at magagandang buildings ang meron diyan. Ang number 6 ko sa listahan ay ang Prince Edward Island. So, ang Prince Edward Island ay known sa Green Gables. Kung alam niyo yung novel na Anne of Green Gables, magandang storya siya at ang scene ay or ang scene nasa Prince Edward. So, yung Anne of the Green Gables ay isa sa paborito kong panoorin. Paborito na yung panoorin sa Netflix. Kung may Netflix kayo, panoorin nyo siya. Isa siya sa gusto kong puntahan na lugar dahil sa Anne of Green Gables. Last and not the least or number 7 sa aking listahan ay ang Alberta or yung Jasper sa Alberta. Before I have yung Banff ang gusto ko. Pero dahil nakapunta na ako sa Banff na sobrang ganda yung Banff National Park. Nandun yung Moraine Lake, andoon yung famous Lake Louise, at saka yung Banff. Ay, ang ganda. Sobrang ganda talaga. Kung makikita niyo siya, wow. Lahat ng views mo is wow. Wow talaga. Along the way, pababa ka galing, nagdi-drive ka, makikita mo yung view, makikita mo yung mountain, makikita mo yung mga lakes. Wow, sobrang ganda. So, ang Jasper, so hindi namin siya napuntahan kasi alam ko 7 hours drive pa siya from Banff the time na pumunta kami doon. So, Jasper ang last na nasa listahan ko kasi ang sabi nila is hindi nalalayo ang Jasper at Banff, magkapareha sila. So, dahil nagustuhan ko talaga yung Banff, babalik ako doon, pero uunahin ko syempre muna ang Jasper. So, ayan ang mga listahan ko. So, ayan po. Sana ay na-amaze kayo or nagustuhan nyo ang presentation ko ng bucket list ko ng magagandang lugar dito sa Canada. So, if meron kayong suggestion na pwede kong idagdag sa bucket list ko, write down below kung ano pa yung mga naiisip nyo or ano ba yung mga nasa bucket list nyo, i-comment nyo lang po sa comment section at para makapagkwentuhan tayo about sa mga gusto nyong puntahan. Syempre, ang sarap-sarap mag-travel, di ba? Oh, yun lang po. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng video ko at ang mga nag-support sa Wawita's Corner, nag-follow sa aking FB at Instagram account, at nag-subscribe sa YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na! Panoorin niyo po muna yung video at comment and like bago nyo i-subscribe para pasok sa mga kasi nawawala yung mga subscribe pag hindi pinanood yung video. Sayang lang. So, yun po. So, sa para tulong na rin sa akin para dumami ang aking subscriber, subscribe and ring the bell ng notification para updated kayo sa mga bagong videos ko. Yun lang po. So, salamat! Bye-bye!